Umiiyak na nagsumbong ang Kapuso TV host comedian na si Herlay Nabudal kay Senador Raffy Tulfo hinggil sa umano'y panloloko sa kanya ng dati niyang kaibigan at talent manager. Personal na nagpunta si Herlay na nakilala rin bilang Hipon Girl sa studio ng public service program ni Tulfo kamakalawa ng hapon, October 4, para ireklamo ang dati niyang manager na nagbibigay sa kanya ng mga racket. Dito, ipinakita niya kay Tulfo ang mga ebidensyang magpapatunay sa mga binitiwan niyang akusasyon laban sa dating kaibigan. Kwento ng komedyana, nagsimula silang maging close ng dati niyang manager nang magkakilala sa mismong studio ng Wawawan, noong co-host pa siya ni Willie Revillame. Wala kaming kontrata po, kaibigan ko po siya, nagpatulong ako sa kanya na rumakit during pandemic kasi walang-wala na po akong trabaho. Sa kanya po ako lumapit. Naging kaibigan ko po siya sa Wawawan. Nagtiwala po ako sa kanya. Mama nga po ang turing ko sa kanya. Ako po ang lumapit sa kanya. Sinabi ko po sa kanya na, baka meron po kayong mga racket. Mag-cut na lang po sa akin ang komisyon. Kasi, walang-wala po ako noong pandemic. Isa po siya sa nagbigay ng mga racket, pahayag ni Herlena. Ngunit dumating nga yung araw na nalaman niya ang ginagawa umano ng tinutukoy niyang manager kabilang na ang hindi pagbibigay ng tamang halaga ng talent fee sa kanya. Pagpapatuloy ng beauty queen, naging endorser po ako ng product. Tapos nung unang araw ng photoshoot namin, nagkaliwaan na po sila ng bayad. Sabi niya alam ko raw po, pero sa akin hindi ko talaga alam dahil kung alam ko po yun syempre, kukunin ko na ang parte ko kasi pagod na pagod po ako nung araw na yon. Pero hindi po niya sinabi sa akin na bayad na po pala. Ang sumbong ni Herlena kay Tulfo. Sabi ng dalaga, P200,000 daw ang talent fee niya para sa nasabing project pero wala raw siyang natanggap mula sa dating manager. Kung hindi siya nagkakamali, more than 1 million pesos raw ang kinita niya mula sa iba't ibang product endorsements pero walang nakarating na pera sa kanya. Bukod dito, naikwento rin ni Herlena na hinihingan daw siya ng dating kaibigan at manager ng 30% commission mula sa talent fee niya sa mga TV guestings. Ngunit ipinagdiinan niya na siya ang direktang kausap ng mga taong nasa produksyon na kumuha sa kanya kaya nagulat siya at hinihingan pa siya ng komisyon. Ako po ang may kakilala dun. Gusto niya pong bawiin sa akin ang pera. Kailangan daw po may 30% siya sa lahat ng pinagtrabahuan ko raw po, sabi pa ni Herlena. Umiiyak pa niyang sabi, gusto lang din niya na dumaan sa kanya, tapos ang ending po, hindi ko po akalain na pati sa TV guestings ko, meron siya nakukuning komisyon. Ito po ang computation po niya, yung pagpatira sa kanila, sa kapaghatid sundo niya po sa akin. 1,000 per day daw po for 8 months. Sinisingil niya po ako. Saka yung driving lesson po, yung kapatid po niyang pulis, tinuruan po ako. Isinabay lang niya po ako sa anak niya po na nag-aral magmaneho. Saka yung pagtira ko po dun sa kanila ng 1 to 2 months daw po. Parang ako pa po yung may utang sa kanya po, dir-diretso pang sumbong ni Herlena. Nang tawagan na ng staff ni Tulfo ang naturang talent manager para kunin ang panig nito sa mga naging pahayag ni Herlena, wala raw ito sa kanyang bahay. Samantala, nabanggit ng Resident Legal Counsel ng Public Service Program ni Tulfo na si Attorney Gareth Tungol, pwedeng magsampa si Herlena ng Qualified Theft o Estafa laban sa dati niyang manager.